Gaganda yung mga cup ko ngayon, ha? Mukhang sosyal. Ano, milk tea. May yung mid-cut natin. Ngayon, itong tatlo, intact yung mga dahon nila, hindi natuyo. Pero ayan, may usbong. Pero walang ugat. Although may aerial root na luma, ito tsaka yung isa. Mukha na siyang stable, ayan. Oh. Ang ganda ng... Welcome po sa akin channel. At today, samahan niyo ako, ipapasuko na yung mga winter propagation nating mga mandula potos. And then, i-update ko rin kayo dun sa mga minarkot ko na lemon lime rubber tree at fidelip fig. Pero bago yan, kung bago ka sa akin channel, huwag mo kakalimutan mag-subscribe, i-like ang video na to at i-share mo na rin. Kasi sabi nga, sharing is caring. And sana po, don't skip ads din kasi para pagkain lang po yan. Ayaw natin na nalilipasan ng gutom, so don't skip meals. Okay, so tara, simulan natin magsalin sa paso ng aking mga mandula potos. Check muna natin pala yung mga minarkot ko na lemon, lime, rubber tree, tsaka yung fidelip. Ayan. Kaya makikita nyo. Ayan. Nag-usbong na siya. Oh. Ang laki na ng usbong niya. Tapos, ayan, humahaba na yung katawan niya. Oh. Humahaba na. Marami nalaga sa ilalim na dahon, pero mas natira yung magaganda. Ayan, oh. Marami pa ding magandang natirang dahon yung malalaki. Parang hindi halatang nalagas yung sa ilalim. Ang dami-dami nung nalagas dyan. Pero mukha na siyang stable. Ayan, oh. Ang ganda ng bago niyang usbong. Kakatuwa. Ayan. Siguro mga 2 weeks din yan. Eh, no? Ayan. Okay, isa naman si fidelip fig. Ito. Parang wala naman nangyari. Stable na siya. Pero may isang dahon na nalagas. Ito. Parang ito lang naman yung nalagas. Isang dahon lang. Oo. Pero lahat intact naman siya. Ayan. Maano siya. Hindi naman siya malungkot. Ngayon, parang wala din namang usbong. Pero mukha naman siyang stable na. Ayan. Okay. So, kakatuwa. Mukhang happy na sila. Okay. So, papakita ko yung ating mga mandula potos. Bali, tatlong cup sila kasi may mga nangyari sa kanila. So, unahin ko na itong top cut natin. So, yung top cut natin, nakita nyo. Ayan, ganda, oh. And, puwera usog, yung pinaka-usbong niya, yung bagong pinaka-baby niyang usbong, hindi na bulok. Kasi usually, pag mga top cut po na nilalagay sa tubig, or misang kahit sa soil na pinapropagate natin, nabubulok po yung, ano, yung usbong, eh. May ugat na rin siya, ayan. So, pwede natin isalin to. Tapos, itong mga mid-cut natin, medyo madami. 5 yung mid-cut natin. Ngayon, itong 3, intact yung mga dahon nila, hindi natuyo. Kung makikita nyo, ayan, ang dami na nilang ugat. Ayan. Ayan. Ang dami na nilang ugat. Tapos may mga usbong na din. Okay, so, pwedeng-pwede na natin silang isalin talaga sa soil. And then yung huli, ito, hiniwalay ko tong dalawang to kasi, ano to, tigalawan dahon din tong mga to. Pero nung unti-unti, napansin ko, naninilaw yung mga dahon nila hanggang nalagas na. Ayan. Pero, ayan, may usbong. Pero walang ugat. Pareha silang walang ugat na, although may aerial root na luma, ito tsaka yung isa, hindi na, kumbaga, hindi na nadugtungan ng bagong ugat. Tapos yung mga sa bandang ibaba, ayun, oh, nabulok yung luma niyang aerial root. So, bala ko, itatanim ko na rin siya kahit ganito. Okay? Okay, so, simulan na natin. Yung mix ko nga po pala, siguro baka 60 to 70% po yung ipa and then 30% yung soil. Parang nakakahalo-halo na rin po kasi minsan, himbawa, yung una ko nagamit may natira. Ngayon, hahaloan ko na naman sila ng ipa kaya nagdumadami yung ipa. Pero mga ganun po yan, 60 to 70% yung ipa siguro, okay? And then, yan, mag-recycle tayo ng cup. Magaganda yung mga cup ko ngayon, ha? Mukhang sosyal. Ano, milk tea. Okay, syempre, unahin natin yung top cut. Pa-special talaga lagi si top cut, eh. Para sa ekonomiya po yung mandula na yan. Kaya paparami tayo kasi medyo mabagal po kasing malakihin po yung mga mandula. Napansin ko po yan. Compare sa ibang mga potos, talagang parang taon nang hihintayin mo bago sila gumanda. Hindi kagaya ng mga neon potos, golden potos, yan. Marble queen yan. Medyo mabilis po sila. Pero itong si mandula,
medyo mabagal. Tsaka parang mahirap po silang ipropagate din sa tubig minsan. Ewan ko. Mabagal mag-ugat. Yan yung mga ganun. Medyo kakaiba po sila. Kaya siguro din special ang mga mandjula eh. Kasi sa mga qualities nila yun, para talagang medyo kumbaga. Kaya sila VIP. Pero buti na lang itong aking top cut is mabait. Napansin ko dun sa yung kaninang pinakita ko. Nabulok yung mga dahon ng mid cut natin. Nagulat din ako eh. Pero buhay naman sila. Buhay yung vine. May usbong. Pero bakit nabulok yung dahon? Yun, medyo may kakaiba sa mga mandjula eh. Medyo hindi mo sila maintindihan. Pero sa bagay, ibang photos din naman po eh. Pag nilagay mo sa tubig. Yung iba naman din doon naninilaw yung dahon na bubulok. Kaya lang pag kay mandjula, parang piling mo mas natatakot ka. Pag sa kanya nangyari yun. Kasi nga, medyo parang sensitive, slow grower. Kaya syempre, ayaw mo na may mangyari sa kanilang ganun. Parang kakabahan ka. Of course, si pandutdot. Dahan-dahan lang po natin dudutdutin yung ating mga propagation. Kasi yung ugat po, baka masira. Eh. Pag masyadong pakadiinan din po. Tamang madiinan lang yung soil mix. Tapos yung ano pa, ang ganda rin ng rubber tree ko na yung lemon lime. Kakatuwa din eh. Hindi naman maselan. Maraming nga lang nalagas na dahon po doon sa ilalim niya. Pero okay lang. Kasi alam mo na buhay sila. Established na sila. Siguro natural lang po yung naglalagas talaga ng dahon. Baka hindi pa nila kayang supplyan ng sustansya yung lahat ng dahon. Okay. Dagdagan ko pang konti. Huwag din po nating sobrang pakataasan po yung soil mix kasi baka po mabulok yung tangkay ng ano yung mga dahon kasi na-experience ko din po 'yan pag sa sobrang ano nakalubog yung puno or yung tangkay ng halaman nabubulok minsan eh. Syempre moist lagi yung mix nila tapos nakalubog yung tangkay yung katawan may tendency po rin mabulok kaya dapat saktong lalim lang. Ah, may vlog pala ako nun eh. Yung tamang lalim ng mga mix lang. Yun. I-attach ko nililink dito. Okay, sa taas. Okay? Yun. Done. Okay, next. Ikaw muna ng soil mix tong lalim. Para hindi masyado nakalubog po yung plant natin. Para medyo mataas ng konti. Gaganda. Yun, oh. Ganda. Usbong na. Parang masyado yata mataas tong soil mix ko. Bawasan natin ng konti. Ang ganda, may usbong na. Ang hirap lang sa ginawa ko ito, patayo kasi yung ano eh. Ang dalawang node sila, tapos patayo. Ngayon yung, syempre magkalayo po yung distansya ng node. So yung isa, sure na matatabunan ng lupa. Eh ngayon yung isa medyo mataas. So tingnan ko na lang kung paano. Kasi po, kaya dalawang node nga pala sila, napansin ko po, masyadong matagal po silang patubuin o palakihin kapag isang node lang or single node na may isang dahon. Parang tagal lalo nang hihintayin mo po na mag-usbong or mag-ugat. Napansin ko po yun. Kaya pinagdalawa ko ng node yung cuttings natin. Ayan, mas mabilis po silang nag-usbong. Ayan, may usbong na. Tapos, para mas mabilis din silang umugat, siguro din, syempre, mas may energy po sila kasi dalawa yung dahon. Kumbaga sabi nga, two heads are better than one. Wow! Kaya siguro, mabilis silang mag-ugat. Kaya sa tingin ko, mas magandang ipropagate po sila. Two nodes yung gamitin nyo. Tig two node na cutting. Huwag single node. Pero kung din makinag mamadali po, okay din naman yung single node. Yung nga lang, medyo matagal talaga. Pero sabi nga, syempre, kung ang purpose mo talaga is magparami po nyan, bawa, gusto nyo rin ibenta, ganyan, eh syempre, single node po talaga kasi walang comparison. Syempre, pag single node, isang node pa lang equals one plant na yan. Ganun po. Compare sa two nodes, eh syempre, two nodes na magkasama, isang plant lang yan. Yun lang po ang kaibahan. Pero kung yung gusto mo na sure ka talaga na yung mabilis mo mapapatubo po, at parang higher chance din na tumubo, two nodes yung maganda. Sa experience ko po, yun ha. I could be wrong. Wow. Yung aking experience po sa mandjula. Yan. Okay. Next. Medyo kakaiba to. Pag ganun yung ano, pahiga. Anong gagawin ko dito? Ayan, medyo dahan-dahan ko pong nilubog pababa tong ano. Ayan, nilulubog kong dahan-dahan. Kasi may usbong yung sa taas eh. So, yeah. Dahan-dahan lang. Medyo nahirapan ako dun.
Tapos wag nating masyadong ilulubog din siguro yung usbo. Baka mabulok. Mas maganda na yung nakalabas siya. Mainam talaga yung may pandot-dot eh. Nasisiksik mo yung ano, yung mga mahirap na siksik ng area. Lalo na yung parang medyo delikado yung halaman na baka masira yung usbong, ganyan. Ayan, nakita nyo, hindi ko nilubog yung usbong. Ayan, medyo nakalabas pa din, okay? So, ito yung ating pangatlo. Wala na palang dahon doon sa isa. Dalawa din dahon ito eh. Pero may usbong siya sa tuktok. So, ito yung gagating medyo mataas din na pwesto. Medyo madali itong ilubog, pero usog. Ayan, so, tabunan natin. Ayan, dapat hindi masyadong lumubog yung usbong. Tsaka, huwag siyang madikit doon sa gilid masyado ng cup. Baka mamaya bali pag madiin masyado siya doon sa gilid. Minsan yung mandula parang hindi na rin pinapansin pag binibenta. Depende saan ka nagpo-post. Mga sa IG, parang pag doon. Dead ba na nila yung mandula doon. Sabagay, minsan sa marketplace din, minsan dead ma din. Pero depende, kasi doon nabenta pala yung lahat ng mandula ko sa marketplace. Pero minsan panapanahon din po kasi yan. Minsan may mga taong bigla lang maghahanap ng halaman na to. Tsaka, iba ko si mandula talaga. Parang, kumbaga, ano yan. One of the uncommon plant po talaga yan. Yeah. Sa gilid. Okay? Okay, so para dun sa pinaka-hole natin itatanim, dito ko sila ilalagay sa malapad. First time ko sila itatanim sa gantong pamamaraan. Sana mabuhay. So, lalagyan ko lang ng lupa to. Pupunuin ko yung malapad na ito. Parang sarap nung nakalagay dito siguro dati. No? Kung ano man ito. Ang pagkain ko dito. Siguro pwede na ito. Tapos, since wala nga po silang dahon, ayan, ay walang masyadong ugat, at pero may usbong na, ihihiga ko na lang sila dito sa mix natin. Ayoko. Naisip ko parang philodendron. Eh. May mga philodendron na cuttings. Yan. So, may ugat naman siya. Ayan. Yung dating aerial root nila. Ayan. So, ihihiga na lang natin sila. Sana tumubo. Kasi, eh, paano gagawin ko dito, diba? Tapos siguro tatabunan ko na lang ng konti. May usbong pa nga yung isa, yung pangalit sa likod, yung bandang baba. Nakaharap sa lupa. Bahala na. Ayan. Bahala na si Batman. Hindi ko alam eh, paano ang gagawin dito. Kasi iniisip ko naman, kung patatagalin ko pa po sila sa tubig, baka po mabulok eh. Minsan po ganun eh, hindi porket nabubuhay po sa tubig ang halaman, hindi mo na sila aalisin doon. May tendency po pa rin yan na mabulok. Marami na rin akong halaman po nagkaganon eh. Yung medyo na-delay ka lang ng konti sa ano, hindi mo sila agad tinanggal. Unti-unti na nadededo yun. Yung unang mabubulok doon yung ugat nila. So tinabunan ko lang sila. Yan. Tapos babasa-basahin ko na lang. Ayan. Sana effective to. Sana mabuhay. Sayang eh. Okay, so yan. Tapos na. Didiligan ko na sila. Yun oh. Bagong dilig. Fresh lang. Sana all fresh. So yun nga po, gaya ng ating mga previous propagations din po, lalagay muna natin sila sa area na may bright indirect light at malamig po yung singaw. Huwag po yung sa mainitang singaw ha, lalong-lalo po ngayon na summer. Kailangan po nasa malamig lang ating mga propagations para po mabilis lang makarecover. Okay? And then later on, after a few weeks, kapag na-stable na sila, yung makita mo na lumalaki na yung mga new shoots nila, pwede na po natin yung ilipat sa mas maliwanag na area at mas mainit, okay? Hindi naman mas sobrang init din. Sanayin natin siguro sa mga morning sun lang muna po, okay? And bago po tayo magtapos, a konting shoutout lang po. Hi kina Senju Hashirama, Pamela Dialogo, Elizabeth Francisco, Baisha Limar Ampatuan, Selfie Boy, Kimides, Seth G. Agustin, Rodrigo Pare, Ann Lorraine Roa, Angelino Dukot, and Mr. Plantito. So that's it for my presentation for today. Kung nagustuhan mo ang video ito, i-click mo na ang like button, mag-subscribe at i-click mo na rin notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest uploads. Again, thank you for watching and God bless!